Wow. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa ating Holy Spirit, sa ating Divine, sa ating kay God, syempre, kay Jesus Christ, yan, kay Mama Mary, sa Santo Niño, sa lahat po ng Ascended Masters, sa Universe, and sa Elementals, Archangels, Angels, yan, universe, no? Especially sa universe ngayon na para nais kong kumuha ng mensahe mula po sa kanila. Okay? Kasi, di ba nga nagkaroon tayo ngayon ng total eclipse of the heart. Charin. Okay, so maraming salamat po doon sa mga patuloy po na nagbibigay ng suporta, na lagi pa rin po nandiyan para makinig, manood ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. And, ano pa ba? At sa mga bago pong nag-subscribe, is maraming salamat po sa inyo. Okay. So again, dun po sa mga nag-avail ng mga amulets and mga oils, no, na ating miracle oil, is ang pick up na po nito is by Thursday. So expect nyo po na mapunta po sa inyo yan. Kung NCR lang naman po kayo, is mga Saturday, mga ganun, Friday ng hapon or Saturday po ng morning, no, depende po yan. Pero doon po sa mga taga Mindanao naman po is mga 5 to 6 days po ata, no, not so sure. So yan po. Okay, so konting-konting kembot na lang po tayo as mag 11K na po tayo itong ating YouTube channel na Angel Whisper 11, and I'm so grateful, thankful po sa inyong lahat, dahil isa lang po ang ibig sabihin niya na marami na po ang talaga pong naniniwala din sa ganitong mundo, no, sa spiritual. So maraming salamat po, and isa lang din po itong patunay na marami pong maka-Diyos, no, na andyan po yung for some of you, or ayun, for some of you, no, is talagang ano po, may patotoo, may mga experiences din, or meron na po mga himala at milagro. And natutuwa po ako doon kasi po doon sa mga nare-reading ko po ngayon, yung mga personal reading po nito mga nakaraan, is andito na po talaga yung nakaka-resonate sila, dahil andun po yung bumabangon na po sila. Na kumbaga last year or for how many years is talagang lumagapak, sumaid, nasadsad, and now, ang ganda na po ng pasok sa kanila. And andito na po talaga, yun lang po yung mga tao na talagang super taas ng faith kay God, no, na talagang siguro yun po ang isa po sa mga sinasabi po nila sa akin, na lahat daw po ng mga ina-advise nila, especially po yung sa mga pag-iinsenso and light po ng candles, is nandyan po yung sinusunod po nila. Kaya po talagang well blessed din po sila, and binigyan na po sila ng pagkakataon ni God na maging maganda po umuli ang kanilang buhay. Na hopefully po this time, no, doon po sa nakakaroon na po ng progress, nagle-level up na po ulit yung kanilang mga buhay-buhay, is panalangin ko na lang po na this time, no, is wag po tayong mamili ng mga bibigyan po natin ng blessings, no. Ilabas po natin yan, no. For sure naman po yung mga savings po kayo, yung mga excess po, no, sa savings niyo, pwede niyo pong i-share yan sa iba, okay? Para po dire-diretso rin po yung pasok sa atin ng sa inyo ng blessings, no, from God, from Holy Spirit. Yun lang naman po ang maganda doon. Okay? So ngayon po, gusto ko pong kumuha ng energy from solar eclipse, no? So gusto ko pong kumuha ng message from yun, sa eclipse, no? Kung ano pong energy, kung ano pong nangyari dito sa ating mga nasa spiritual awakening, and nandito na po sa spiritual journey, as in nandito na po sa loob, no? As in nakapasok na po. Though meron po ako nakitang, i-share ko lang naman po to sa inyo. So para ako may nakita kaninang LED lights, no? Kung noon, ang nakikita ko lang po is maliit na parang paganto. Shape po na siya ng mata, no? Paganon. No? So, parang ganun lang po ang size. Ganyan. Pero yung, hanggang sa nakakita po lang, so this is for the third time, no? Nakita ko siya ngayon. Kaya na, bago po ako tumayo ng kama. So, medyo malaki-laki na po siya. So, gusto ko pong malaman. And, nagkataon po na magkakaroon po ng eclipse. So, isa rin po yan sa parang gusto ko pong mahagip. No, pero siguro yung personal reading ko na lang po yun for me, kung ano po yung mensahe na yun. Pero this time is, pero kung meron po nakaka-resonate, let me know. Kung meron pong nakakakita po sa inyo ng ganon, then i-reading po natin yan, no? Let me know lang po, mag-comment lang po kayo, or i-chat nyo po ako, para po i-reading ko po yun. Na meron po kayo nakitang parang LED lights, no, na shape mga diamonds, no, mga ganon, para mga crystals, na parang ganito ang mga shapes.
ganyan. Ganyan ang shapes, no? Na dikit-dikit sila. Pero iba, para po siyang mga, parang LED lights po, ganun. Okay, so, ngayon po is kukuha po tayo ng mensahe, no? Tingnan natin po kung ano po ang meron sa atin, sa spiritual natin, sa inyo, kung ano po ang meron, no? Nais ihatid ng solar eclipse pagdating sa spiritual, no? Tingnan natin kung ano pong may babala po ba sa inyo, may swerte po ba, may malas po ba sa inyo, paano po ba, no? So, yan po yung alamin natin, okay? So, start na po tayo. Okay, so, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesus Kristo, Ama, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, ako po ay narito sa inyong harapan, kasama po ng aking mga followers, subscribers, at viewers. Ako po ay nananalangin, ako po ay humihingi sa inyo ng gabay para po nabasbasan ito pong aking mga cards na ito. Nais ko po makapagbigay sa kanila ng mensahe patungkol po sa solar eclipse, kung ano po ang nais ito ipahatid sa amin para po maging gabay po namin sa araw-araw. Nila rin po sa araw-araw. Kami po inyong iligtas, anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong pong klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na po may karga ng spiritual. Maraming salamat po, pakibasbasan po ang mga ito. Amen. Okay, so let's see. Let's start. Okay, so again, ito po yung ating healing oil or ang miracle oil po na kinakonsider po ng karamihan. So again, dito po siya nanggagaling, ano? Kung nakikita nyo po yan, marami pong sangkap yan. And also with this, no? So ito po yung mga orasyon and ito po yung mga sangkap din. Okay, so, ay! Oops, lagi nila magtigla, mahulog yan. Okay, so maganda po to, as in. Okay, so tingnan po natin kung ano po ang mensahe na makukuha natin mula dito sa ating mga cards. Okay. Bango-bango. Bango-bango. Okay. So hindi po muna tayo na mensahe dito sa ating oracle card. Alam po ah. So marami po tayo actually nakalatag na card. So titingnan na lang po natin kung paano natin siya may explain ng maayos, no? Kung meron pong nais na ipahatid na magagandang mensahe ang ating universe, si God especially, no? Dahil siya nag-create, yan, ano? So, tingnan po natin kung ano po ba ang nais ipahatid sa inyo, no? So, let's see kung ano ang nais ipahatid ng mensahe. Okay, so, let's see. Yun, ang dami po kasi mga, alam nyo yun, mga beliefs, no? Ang dami-daming mga sinasabi, pagka ganyan po may solar eclipse, bawal po lumabas, bawal ang, alam nyo yun, tipong, actually, yung mga ganyan, parang bata pa po ata ako nung ano yan, nung nagkaroon ng ulit ng ganyan, ano? So, let's see. Pero andun po yung sinasabi nga po na talagang, sabi nga po ng mga matatanda, pag kayo po ay may karamdaman or may dinadamdam or may pinagdadaanan na mga, siyempre pagka mga negatives po, no, is wag na wag po kayong lalabas. Wag na wag po kayong magpapasinag sa solar eclipse o sa kadiliman. Okay? So now we have the first card is amulet. Okay, amulet and ano to? You're so lucky. Okay, so we have the amulet here and you're so lucky. So alam niyo yung tipong sinasabi dito sa reading po natin ngayon, no? Once na kayo po eh meron pa mga hawak, may mga tangan na mga amulets, no? Is na andito po yung swerte po kayo. You're so lucky, no, na magkakaroon po kayo ng mga amulets. Like hindi lang po basta amulets, kasi ito is one of the amulets, yan, mga ganyan, ano, mga motya, mga crystals, mga ganyan, and yung mga ano to, mga medallions, no? So yan po, like for example, teka lang, kukunin ko lang po ha. Wait a minute, kaping mainit. Ayan, so ito po yung mga ritualado ko na, no? Mga nakonsagra ko na po yan. And kumbaga, ito po yung mga kailangan nito. Okay? Bakit po sinabi ng universe, no, ng Holy Spirit na ito mga amulets ko na ito, no? Or mga amulets, no, is bakit kasuswertehin? Bakit kaswerte, no? Kasi ako po ha, ito pong mga ito is ito po is may mga dala rin po na mga
dasal or prayers, no, na mga pampaswerte. Lahat po yan. Kahit po itong Crespi Coroma, meron po yan. Pero talaga pong nagdadala ng swerte dito, no. Literally, no, is talaga pong itong Santo Niño'ng Hubad. Itong Santo Niño'ng Hubad del Mundo. Kasi nahawak po siyang mundo, no. And ito po, no, ang istorya po niyan is talaga pong bakit po siya hubad, no. Kasi po talagang tayo, ipinanganak na wala naman po sa plot, no. So, ganyan po, no. And, ayan. So, meron po ako dyang mga, ano ba itong tangan ko na to? So, meron po ako nyan. Ito, yung San Benito. Yan, ang ganda po na San Benito ko, promise. Pero ngayon po, wala na ako makuha. Dahil, out of stock po doon sa pinagagawaan ko. And we have the seven archangels. Archangel Michael. Ang Pinito Dios. Which is, ito yung pinaka mag, ano eh, malakas, no? And may maliliit din po akong ano, Crespi Coroma. So yung iba po is parating pa lang. And meron akong Santissima Trinidad. Ayan, okay. Santissima Trinidad. Okay, so yan po yung mga tangan ko na meron din ako. Okay, so sa atardar naman po, meron din po akong atardar. Kaso po, medyo expensive po yung atardar. Mataas po masyado. And yun nga po, gusto ko na pong mag-stack ng marami niyan. Kasi po parang every time po na magpapagawa ako or mag-a-avail po ako niyan, pataas po sila ng pataas. Parang gusto ko na pong bumili ng bulto. Ganyan. Okay, so... ayun. Okay, so you're so lucky. So yung mga amulets na meron ka is to swertihin ka. Hindi to pabigat. Okay, kasi po marami po nagsasabi. Especially po sa San Benito, no? Meron pong chika dyan. Meron po mga sinasabi, yung iba pong mga may tangan yan before, no? Na kailangan po muna magdaan sa pagsubok bago katanggapin ni San Benito. Honestly speaking, hindi ko po alam kung paano ko papatunayan po sa inyo, pero nung nagtangan po ako niyan, never po ako nakaramdam ng bigat sa buhay. Pwede ko pa nga po yung consider na nung hinawakan ko po siya, umasenso po or gumanda po ang buhay ko eh. Ganun po. So, hindi po totoo yan. Depende po yan sa pananalig nyo sa taas. Depende po yan sa tangan ninyo. Depende po yan kung paano po kayo makipag-usap sa taas. Unless, yung San Benito po, minsan po kasi talagang, sorry to say, is parang gumagawa siguro yung mga nanggagamot ng kaliwa din. No? Kasi meron po talagang gumagawa ng kanan, meron po gumagawa ng kaliwa. May ganun po eh. So, ito po is, kung nasa tamang daan ka po at diretso po yung ginagawa nyo, wala pong malas na darating sa buhay nyo. Wala pong hirap. Wala pong wala pong pinili ang Diyos or wala pong inanak ang Diyos na para gustong pahirapan. Wala po. Nasa sa tao po yan kung paano po siya, paano niya po paandarin ang buhay niya, paano niya po, naman tawag doon, paano yung kikilos niya, kung gagawa ba siya ng tama o mali. Andun nga po yung gumagawa siya ng tama, parang mas lamang naman yung mali. Yung ganun. So, ang kailangan lang po dito, again, no, every time po na tayo nagkakaroon ng pagkakasala, kailangan po talaga natin humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos Ama. Yun nga lang po, huwag naman pong paulit-ulit. Gumawa po kayo ng kasalanan ngayon ng halimbawa ay nakabasag kayo ng pinggan. Bukas po magbabasag ulit kayo ng pinggan. Sa susunod na araw, bibasag na po kayo ng pinggan. Pero araw-araw po kayo humingi ng sorry. Huwag naman pong ganun. No? So, make sure na pagka nag-sorry po kayo sa isang bagay, huwag nyo na pong balikan or huwag nyo na pong ulitin. No? And make sure din na hindi na po tayo magkakasala ng, lalo na po yung mga malulupit, no, na talagang wala po dun sa Ten Commandments. I mean, nanandoon po sa Ten Commandments, no. Yun po ang kailangan nating sundin eh, yung sampung utos ng Diyos, no. Yun po. Okay, so what else? What else? What else? So, aside sa amulet, so, ibig sabihin po niyan sa inyo collectives, no, is kailangan niyo po talagang magkaroon ng mga amulets. Okay? So, sino kaya ang makakakuha nung last na ano ko? San Benito po kasi is one of my strongest, ano din eh, bantay or gabay. Yan, si San Benito. Halos ano, parang sinasabi niya sa akin na ako yung nagbibigay sa'yo ng healing, ako yung tumutulong talaga sa'yo ng healing, ito, ganyan. Kasi po, yung mga San Benito ko po na meron ako, na ina-avail po, no,
is nagkakaroon po talaga ng kagalingan ng tao. And andun po yung may mga, ayoko na lang pong mag-ano, pero kayo na lang po ang bahala. Pero andun po yung gumagawa din po siya talaga ng hindi po ine-expect ng mga nagtatangan. Mas okay po yung kayo na po ang makadiscover, no, kung ano po ang dala, kung ano po ang nagagawa ng San Benito po. Okay, so let's see kung ano pa. Ganda rin ang baba ngayon. Ako mag-stop eh. Okay, so what else? Parang doon lang tayo sa amulets. And amulets, no, parang isa rin yan sa parang mapokontrol ng mga sumpa na meron ng solar eclipse, no. Isa rin yan sa parang kung sino man yung may mga tangan sa inyo, iswerte kayo kasi kumbaga kayo yung parang maisisave, no, kung ano man, kahit kayo may karamdaman, kahit kayo ay may mga pinagdadaanan, is masisave at masisave. Kumbaga hindi kayo malulugmok, hindi kayo lalong magdadaan, o hindi lalala yung mga ganyang sitwasyon. Once na kahit kumbawa nasa labas ka, abutin ka na eclipse, wala namang mangyayari. Okay. So what else? We have two cards. So we have eager, no, and discreet. Okay. So dito naman talaga sa amulets, no, since andun yung talagang kailangan is meron ka, di ba? So ang kailangan lang po dito, hindi naman natin po kailangan pangalandakan yan, no. Unlike nitong mga ganito, itong mga bracelet, pwede po natin itong expose, no, yan. Pero huwag niyo pong pahahawakan. No, and sa mga medallions po, ako po may mga medallions ako, no, pero hindi ko rin po to ipinapakita sa tao. Mga anak ko nakikita po yan, na asawa ko nakikita po yan, pero sa madla hindi po. Pero nasa katawan ko po yan, no, nasa katawan ko lang. So kailangan po natin siyang isuot palagi. Kasi yan po talaga ang pandepensa natin sa ating mga katawan, aside po sa prayers, sa ating strong prayers, no. This yan po yung isa sa mga panlaban po natin sa physical, okay, or dito sa mundo natin. So kailangan po natin talaga yan. Okay, basta ano lang po, huwag niyo pong pangalandakan, huwag niyo pong ipagyabang, at huwag na huwag pong pahahawakan, at huwag na huwag din pong pahahakbangan, no? Lalo na po sa mga may asawa. Bawal po yan hakbangan. Kailangan po tatanggalin niyo po yan pag kayo ay alam niyo na. Okay? Okay, so we have 4 cards here. Okay, psychic. So you are a psychic, no? So dito is alam niyo yung tipong sa solar, etong nangyari ngayon na solar eclipse, no. Isang dito yung psychic abilities mo dito, no, is hindi ko masasabi na nagkaroon ng blockages, kundi lalo po siyang lumakas. Lalo siyang na-enhance, lalo ka nadagdagan ng powers kasi that's from universe, no. So we have the sorry here. So, sorry na lang doon sa mga parang nagmamaliit sa'yo o pinagdududahan ng kakayanan mo sa psychic abilities sa mga. Sorry. Sorry sa kanila dahil lahat ng pagkakaroon mo or meron kang binigay si God na or meron si God na binigay sa'yo na ganyan na psychic abilities. And here is the intuition. Is talagang ito is legit, authentic. No, na hindi ka lang basta-basta parang pagka nakinausap mo ang tao, is parang hinuhulaan mo lang. Hindi. Napipinpoint mo mismo kung anong meron yung tao. Kung ano yung pinagdadaanan niya at kung ano yung pagdadaanan niya. Possibly, na darating sa buhay niya. No? So, sorry sa kanila, sa mga nag-underestimate sa'yo, sa mga nagdududa sa'yo, sa parang ginagawan, parang sinasabi nilang, alam mo yung ginagawa ka nilang syonga o ginagawa ka nilang utu-utu. No. Kasi lahat ng mga intuitions mo, lahat ng kutob mo, lahat yan. Totoo. Okay? So, dahil dyan sa pagkakaroon ng psychic abilities and intuition, ito rin yung magdadala sa iyo sa tagumpay. No? Or parang, alam mo yun, sa kaliwanagan. Kasi syempre, magkakaroon ka rin ng mga patotoo, no, sa mga sinasabi mo. And marami siguro, ito siguro is more on ano to ha, sa mga nakaka-experience na or parang nandito na as a tarot reader. Especially dito sa mga nariridingan ko na, dito, no, dito sa ating YouTube channel na sinasabi ko na tarot reader ka. Yan, isa yan sa mga meron ka ngayon. Ngayon, lalo ngayon solar eclipse na mas na-enhance siya. Mas lumakas. Kung malakas na siya ng nakaraan, mas lumakas. Okay? So, mas direct to the point ka ngayon na parang wala na patumpik-tumpik kung ano yung lumabas sa bibig mo, kung ano yung nasa isip mo, pak, labas. Okay? So, what else? Ano pa po? Holy Spirit, Universe, please send me a message. Thank you po.
Oops. Okay. Okay, so we have, yeah. The third eye is so very active. Wow. Okay, so yung third eye mo dito is super active. And these devil entities, no, or mga demonic entities is talaga namang makikita at makikita mo na. And mararamdaman at mararamdaman mo ang presence nila. And bago mo pa yan, bago pa yan nakalapit sa'yo, no, is talagang lusaw na yung mga yan. No? And alam mo rin sa mga, kahit sa mga tao, no, or sa mga nakakaharap mo, alam mo kung mga nagsisinungaling yan o hindi. Kung nagsasabi sa'yo yan ang totoo, even pakikipag-usap mo sa phone, or sa social media, or sa malayo, yung ganyan, alam mo kung ano yung binubuga niya, alam mo kung ano yung mga sinasabi niya, kung totoo o hindi. Okay? Ganyan po sa mundo ng espiritual. Hindi po kayo po pwede makalusot sa mga ganyang klase, katulad po namin. No, 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 no. Okay, kaya careful, careful po kayo makipag-usap pagdating po sa mga katulad namin. No, like me, I'm a healer and also a tarot reader. So, dinig po namin ng FBI or NBI. No? Dinig po namin yung mga private investigator na yan. Kung mag-a-apply po kami, pwede po kami mag-demand ng sahod na mas mataas. Sarap lang po. Okay, so alam niyo yon, pwede niyo pong lokohin yung mga nasa paligid ng tao, pwede po kayong magsinungaling sa kanila, pero wag po sa katulad namin. Kaya try to be honest, no? Yun yung sasabihin niyo sa mga taong nakakaharap niyo. Magsabi na lang po ng totoo para masolusyonan. Kaysa naman po ipagdidiinan nila yung kanila na alam naman po sa sarili nila na sinungaling sila. Na nagsisinungaling sila. Kasi po sino mo ba niloloko nila dito kundi sarili nila. Hindi naman po yung tayo, hindi po yung tao nakakaharap nila or yung healer or a tarot reader. Hindi po. Sarili po nila. Secondly, is ikaw. And third, si God. Hindi nga lang, eh, siya yung first na niloloko ng taong kausap mo. Then secondly is yung siya mismo and ikaw yung third. Ganun. Kaya nga, di ba, merong kasabihan din talaga ng liars go to hell. It's true. Liars go to hell. And iba po ang ano niyan, yun nga po, pagsisinungaling, lalo na po kung halimbawa yung taong pinagsisinungalingan nito is talagang nasasaktan ng bongga. Matindi pong kaparusahan yun. Hindi man ikaw ang gagante, hindi man ikaw ang aksyon para doon sa taong sinungaling sa'yo. Pero andyan si God. Andyan silang lahat. Andyan ang mga nakapaligid na elementals or guides mo, ascended masters, angels. Sila maggagawa ng way na para parusahan yung mga taong nagsisinungaling sa'yo, niloloko ka, dinadaya ka, sinasalbahik ka, ginagawan ka ng mga black magic, mga ganyan. Sila ang gagawa ng way. And iba po ang gante or parusa pag sila po ang kumilos. Hindi ka makakawala. Hindi ka parang alam mo yun, hindi ka makakaiwas kahit na ikaw na ang pinakamagaling na mangku, kahit na ikaw ang pinakamagaling na tanim, wala po. Pag sila po ang kumilos, kawawa ka. No? So, better po na kung halimbawa may nakausap kayo, convince niyo po siya in a very nice way na para po umamin. Para po maging smooth yung pag-uusap niyo, yung conversation niyo. Then, doon niya na po siya bigyan ng mga advice, no, para po maging, para ma-cleanse po siya yung soul niya. Ma-cleanse and mag-ask ng bonggang-bonggang forgiveness kay God and doon sa tao na involved, no, dahil isa yung nagko-confess eh, no? So maghingi siya ng sorry ng bonggang-bongga doon. Okay? Kasi alam niyo po, devil entities talaga nandyan lang. Paligid-ligid. And yung third eye mo, andyan din yung minsan binablock niya. Pero for now, hindi niya na kaya. Kasi every time na ina-attack niya, may tanim about sa third eye mo para i-block. Nako, pinipitik siya ng mga gabay mo. Kasi ang mga gabay mo, nasa tabi mo lang eh. Ang mga gabay mo, kasama mo lagi. So, hindi sila para, alam mo yon, hindi siya para makalusot. Okay? And the evil eye is here. Sino-sino ba yan? Nasa paligid mo lang din yan. Papatao, mapahindi nila, mga, mapa, yung mga nila lang na hindi nakikita, nandyan lang yan. Nandyan lang yan, mga initerang froglets. Okay? So, hindi na to bago sa inyo, no? Hindi ko baga, hindi to bago sa reading na yung mga iyan is nakapaligid lang. Or nandyan lang, nagmamatsyag sa'yo. Ganon, no? Actually, even yung mga loved ones mo, or maybe relatives, no? Close friends, is andyan yung
hindi sila makapaniwala dyan sa mga nangyayari sa iyo. Na yun nga sinasabi ko sa inyo, dahil dyan sa amulets na yan na meron ka, yan ang mga tumulong din. Isa din yan sa mga tumulong sa iyo to lift you up, no? Na talagang aside from God, aside from Holy Spirit, aside from universe, ancestors, angels, archangels, elementals, also yung amulets mo. Hindi lang palamuti ang amulets, ang laki ng ginagampanan niyan sa buhay ng mga healers and tarot readers. No? Ang laki. And sinasabi na rin dito sa card na ito na sila din is naghatid sa'yo ng swerte. Okay? Kaya i-treasure nyo sila, pakamahalin nyo sila, pakain nyo sila, alagaan nyo sila. Okay? So just focus, no? Focus, 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 focus. Okay? Kailangan nyo lang mag-focus. Huwag kayong padadala sa mga bulong or sa mga sitsitan dyan sa paligid ninyo. Ikasisira nyo po yan. Kailangan po dito yung fighting spirit nyo po is maganda. Yung tindi ng kapit nyo sa universe, sa Holy Spirit, kay God. Mas tindihan nyo kay Jesus Christ, mas tindihan nyo. No, kay Mama Mary na talaga nandyan din to guide you, to help you, to support you, to heal you. Andyan din siya. Sila santo ninyo. Andyan din sila. Hindi po kayo pababayaan yan. Okay? Yes, oh see? No fear. And this is confirmed. No? Wala kang dapat ikatakot. And this is confirmed na wala kang dapat talaga ikatakot. Kasi silang lahat is nasa sa'yo. Silang lahat is nasa sa'yo. Okay? Nasa sa'yo sila. Kaya wala kang dapat ikatakot. Okay? So, let's see kung ano pa ang message ng ating Holy Spirit, ng ating universe as well. And of course, God. Hindi ko po pwedeng hindi babanggitin si God kasi this is from God. This is a godly message. No? So, kailangan ko po talagang sabihin yung presence ni God is nandito. And also Jesus Christ. I know Jesus Christ is with us ngayon. And also Mama Mary. No? So, alam niyo, ang sarap ng feeling pagka nasa mundo ka ng spiritual. Medyo ano lang, parang magkakaroon ka talaga ng fear, especially po sa mga beginners, pagka ando na po yung manggagamot ka na, and especially kung idudulog po sa inyo or ilalapit po sa inyo is new lang, kulang. Okay? Okay, so intuition. Okay, so we have intuition to protect attitudes from the past about and resulting history from his resulting history from the history of, wow. So this may be okay, so intuition mo is you need to protect it, no? Protect mo siya, parang kailangan, yun nga, meron dito yung discreet, no? Na kailangan parang pag-isipan mo munang mabuti kung paano mo siya i-deliver doon sa person, no? Or sa collect, I mean, doon sa kausap mo, para hindi siya, hindi niya para itago lalo kung ano yung nasa loob mo, na alam mo sa sarili mo na yun talaga ang nangyari, na yun talaga ang meron. So, kailangan dito i-send mo sa kanya or sabihin mo sa kanya to in a very nice way. Or maybe kailangan mo tumbukin agad para wala na siyang kawala. Wala na siyang palag dun, no? So, attitudes from the past about. So, andito yung talagang may mga denials, may mga pagtatanggi, no? Pero andun yung talagang alam mo na ikaw mismo, collective, na itong kausap mong ito is talagang nagsisinungaling, no? Pero andito talaga yung parang na i-compare mo yung mga sinasabi niya from the past, no, na parang inulit lang ulit yung mga ganun, no. So kaya parang alam mo yung mga intuitions mo now is you need to protect it kasi parang mahirap na yung nagsasalita ka ng ikasasama, parang ikasasama mo din, no, parang baka dahil sa galit, no, iba yung masabi mo, baka sakit ka, oo, nasaktan ka, pero kailangan i-deliver mo pa rin to ng yung malumanay, no? Na kahit na gano'n. Dahil, again, nandiyan naman si God na para i-handle kung ano man yung nararamdaman mo. Na alam niyang nandun ka sa period na talagang ape, no? And talagang naagrabyado ka na naman. Okay? Okay, so what else? Ano ka po ba ang mensahe niya? Yun. So, okay, so who you are? No, sino ka ba? No, sino ka ba dito collective? So ikaw yung tipong tao na wala kang inintindi kundi or wala kang ibang inisip kundi ang kapakanan ng taong nakapaligid sa iyo, especially family, especially
mga taong eto lang yung malalapit sa iyo, no? And now andito rin yung since na andito yung celebration na para nakaka-receive ka ng lots of blessings dahil nga dito sa mga amulets na to. And of course, because of the universe, ni God, no? Isang dito ngayon yung andito ka na to help everybody, to comfort them, no? Financial, spiritual, physical, mental, and emotional. So, nandito ka para gawin yan. And your desires is almost there na parang gusto mong ibalik sa kanila. Na parang gusto mong i-share sa kanila kung ano yung mga desires mo na meron ka na nag-uumapaw o hindi man nag-uumapaw pero meron na ngayon na parang meron namang excess. So, gusto mo itong i-share sa kanila. So, your actions are very important here kasi yung actions mo ang nagbibigay naman sa kanila o yung way ng paano ka magbigay or pagiging generous mo sa kanila, is yun yung way din nila na nako-comfort mo sila. And andun yung sinasabi mo rin kasi to. Kailangan mo rin kasi talagang sabihin to, no, na every time na nag-take actions ka or nagbibigay ka ng mga blessings, be thankful to God. Kasi kundi dahil kay God, wala ka doon sa harapan nila para ibigay kung ano yung mga needs nila. You're just sharing it. No? Na ikaw is instrumento ng Panginoong Diyos Ama para maka pagbigay ng mga ganyang kung ano yung nare-receive mo. Which is, ando yung nagkakaroon ka na ng excess eh. So, ang kailangan mo lang dito is i-share to sa iba. No? Kasi alam mo rin sa sarili mo na, kumbaga, especially kung naka-experience sila ng mga talagang yung downfalls, no? Na-experience mo rin. So, alam mo kung ano yung naranasan nila, nararanasan nila. Kasi galing ka dun eh. No? Ganun lang yun. Ganun lang yun, pero ang hirap, no? Okay, so we have cherish and enjoy, no? So charm, art, and beauty are the way, no? So now, we have cherish, no? So, kailangan mo lang talaga i-cherish or i-enjoy, no? Yung mga blessings na binibigay ni God ngayon sa'yo. And ito yung mga way, ito yung mga paraan, yung mga, yung na-enjoy mo. Alam mo yung pag nag-heal ka, pag nag-reading ka, or anything na, kung ano man ang career mo, is kailangan mo talaga to i-cherish and i-enjoy para hindi ka nakakaramdam ng pagod. Yung hindi ka nakakaramdam ng hirap, no, ng, anong to, ng inip, no. So, andito yung bibigyan at bibigyan ka ni God. Ngayon kasi, is binibigyan, ang binigay sa'yo ngayon ni God is talagang andun yung, ito is one of your desires and one of your wishes na ibinigay sa'yo ni God. That's why andito ka to cherish, no, pahalagahan, pakaingatan, panindigan, and to enjoy. No, hindi to binigay sa iyo ni God or parang hindi mo to hiniling for ano eh, parang for personal, kundi ito is parang gusto mo lang makagaling, gusto mong makatulong sa kanila, mapagaling sila, yung mga ganun, to protect, yung mga ganun. No, that's why binigay ito sa iyo ni God. And God knows, no, na talagang kaya mong panindigan tong binigay niya sa iyo na gifts and abilities or kakayanan at kapangyarihan, no? So be thankful and talagang yung trust sa iyo ni God dito is bonggang bonggang bongga. Okay, kaya talagang well blessed, no? Well blessed lang ngayon. So ang gawin mo lang dito is ignore mo yung mga taong mga ignore mo or parang alam mo yun, dead ma lang, no, doon sa mga taong talagang parang inaabuso ka, sinasaktan ka, nilulupo ka, nagsisinungaling sa'yo, yung mga ganyan, hayaan mo lang sila. No, kasi only God knows kung ano rin yung karampatang parusa para sa kanila. Okay, so just ano, move forward, let go, let God, and everything follows. No, lahat yan may kalalagyan. Okay? Kung hindi sila hihingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos Ama and sa'yo, well then, good luck. No? Ganun ang mangyayari. So, hindi po to yung paggagawa po natin ng mga kasalanan dito sa lupa is hindi po biro. No? Hindi po yan. Kasi po, ang Diyos Ama po, si God, our Almighty God, the Creator of Heaven and Earth, is talaga po hindi natutulog yan. Hindi po marunong yan pumikit. Hindi po yan marunong pumindat. No? Ayaw niya pong mawalan ng kahit na isang segundo sa paningin niya yung mga taong nandito po sa atin, no? So andito po siya para hangga't maaari po is pangalagaan, and nandun din po binibigyan niya ng mga warnings, no, or ilang beses, hindi lang po isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses pinagsasabihan niyan or binibigyan po ng warning ni God, pero
tumutuloy-tuloy pa rin po sila. So, sa hell po talaga, straight to hell po ng mga taong ganyan. No, ang kailangan lang po dito is talaga makinig po kayo and makiramdam po kayo na, wow, teka, binabato ka na ata ako ng Diyos, ha? Parang kailangan ko nang baguhin yung ganitong gawain ko. Ay, wow, para akong tinapit ni God dito, ha? Parang kailangan ko nang baguhin yung trabaho ko, ha? Yung mga ganun. So, yung mga ganun pong tapik, dagok, subok, is, yan na po yung sign na pinagsasabihan na po kayo na kayo po ginigising or inuuntong unti-unti. Pero yung iba po kasi is talagang bingi or parang walang pakiramdam na parang sige lang kasi dito ako nag-e-enjoy eh. Ito yung gusto ko eh. Yung pagiging selfish nyo is umiiral dito. Yung pagiging selfish ng tao is doon umiiral. So kaya dire-diretso lang po dito siya masaya eh. Diba? Sugal dito, bisyo doon, babae doon, lalaki doon, nakaw dito, nakaw doon. Doon siya nag-e-enjoy eh, pero hindi po nila alam kung ano yung karampatang parusa na magagaling po sa Panginoon Diyos Ama. Hindi man po nila ngayon pagbayaran yan, pero may panahon po na kailangan nilang pagbayaran yan. Akala po nila ganun lang kasimple. Okay? So, let's see. Ano pa po ang message? Okay, so I'm protected by source. Amen. See, you are so protected by source, no? By God, no? You are highly protected by source. I love this, no? So ano na yan? Hindi ko na kailangang explain yan, no? So kailangan nyo nalang namnamin kung ano ibig sabihin yan na I'm protected by source. So kailangan talaga dito is no fear. Kasi you are so protected by source. You are so protected by God. You are so protected by them, by ascended masters. Source na po to. By source po. Mataas na po yan. No? So, wag na po kayong alisin nyo na po yung doubts. Alisin nyo na po yung mga fears. My goodness. Alisin nyo na po yan. Basta po, dire-diretso po kayo nananalig sa Kanya, tumatawag sa Kanya. Wala po kayong magiging problema. Lahat po magiging smooth. Lahat po magiging magaan. Trust Him always and always have faith para po maganda po yung flow ng buhay ninyo. Yun lang po. Alam niyo po yung magkaroon lang po kayo ng paniniwala sa Kanya. Magdasal po kayo ng taimtim. Kausapin niyo po siya every now and then. Hindi po siya mawawala sa inyo. Holy Spirit po sila eh. Andyan lang po sila. Kung hindi man kanya dinggin ng diretso, pero bibigyan kanya ng angels para protektahan ka. Pero yun is utos niya na kailangan mong bantayan tong anak ko na to. Kailangan mong puntahan tong anak ko na to kasi kailangan niya ng protection, kailangan niya ng tulong, kailangan niya mag-comfort sa kanya. Patahanin mo yung anak ko na yun. Yung mga ganon. Pakapantihin mo yung anak ko na yun. Bigyan mo ng ganito yung anak ko na yun. Ganon siya. Okay? Kaya huwag kayo matakwart. Okay? So, believing is seeing. Kung meron pong to see is to believe, no? Ito naman is believing is seeing. So, andito yung talagang, kung naniniwala ka, no? Doon mo makikita lahat. No? Kung naniniwala. Kung meron kang faith, then, yun ang susunod eh. Makikita mo yung outcome. No? Like me, no? Sa experience ko po, no? Na kumbaga, andito yung, naniniwala ako sa kanya eh. Na kahit po, sumadsad din po ako, nag-back to zero ako. Ang dami kong struggle sa buhay na pinagdaanan. But still, nag-hold on ako. Kumbaga, andun yung kumapit pa rin po ako sa kanya. Hindi po ako nawalan. Ano man tawag doon? Hindi ako bumitaw. Hindi po ako bumitaw sa kanya. Talaga pong kapit. Kahit po nagkakasakit ng malalala ang mga anak ko, to the point na kailangan na pong operahan, nung maliliit pa sila, dalaga pong sa kanya lang po ako kumakapit. Alam ko pong bibigyan niya ako ng ano. And hindi po ako nabigo doon. Napagaling ko po yung mga anak ko. Maliliit pa paso sila. Pero hindi pa po ako ganito. Hindi pa po ako healer. Pero andun po yung siguro, no? Yun ako po napagtagpi-tagpi na meron na pala ako. Or meron pala ako. Hindi ko lang po alam. Maybe talaga may God's perfect time po na tinatawag para isang bulat kung ano yung meron ako or meron ka. And this is the right time na ilabas kung ano yung kakayanan na meron ako na para hindi lang sa pamilya ko magamit kundi sa karamihan. Nung napagaling ko na yung mga anak ko, asawa ko, even yung ibang relatives ko, no? So now, kayo naman,
no? Marami. So ganun ka din collective, no? So kailangan mo lang talaga dito, or kailangan mo lang po talaga dito is maniwala. And susunod po nun is makikita nyo kung ano yung magiging outcome. Kung ano yung kaya nilang ibigay sa inyo na hindi nyo inaakala na ganun pala kagaling, ganun pala kabilis. Mabilis po silang umaksyon. Pakabilis po. Iba po. Parang i-consider nyo po talaga magic. Pag sila po ang kumilos, magic lahat. Yung bibigyan kayo niya ng magandang buhay, magic. Pero yung mga nagsasalbahe sa inyo, unti-unti po yan, pero kayang-kaya po nila yan, isa din pitikan. Pero gusto nila po kung ano po yung ginawa nila sa inyo, ganun din po ang mangyayari sa kanila, pero mas worst po. Iba po sila magtrabaho, kaya lagi po sinasabi sa inyo, huwag po kayong gagante. Kasi po may Diyos, kaya lagi po sinasabi sa inyo, let go, let God. Okay? Always let go, let God. Yun lang po sinasabi ko sa inyo lagi. Kasi po, hindi po magandang gumante. Iiyak nyo lang po yan. Iiyak nyo po ng iiyak. Iyak nyo po sa kanila, mara po kayo sa kanila, tumingin kayo sa taas, sabihin na po lahat ang hinanakit nyo, and didinggin ka po nila. And for sure, yung mga gabay nyo po nandiyan sa likod nyo, hinihima sa likod nyo, pinapatahan po kayo, mga ganyan. Okay? Sa let go, let God na po yan. Napaka-importante po ng word na let go, let God. Napaka makapangyarihan po niyan, kasi diyan po mababago ang takbo ng buhay niyo sa pagsunod sa let go, let God. Let go, let God, kahit ano po pag-aapi, pambabastos, pagwawalang hiya sa inyo ng tao, mga nakakasalamuhan ninyo. Let go, let God niyo po yan. Kasi po may panahon para sa kanila na ibibigay si God kung paano sila bibigyan ng leksyon. Okay? Sa po kayo ay manahimik lang. Let go, let God niyo po yan. Hindi po salita lang ang God. Hindi po salita lang ang Santo Niño. Hindi po salita lang ang Mama Mary. Buhay po yung mga yan. Ganyan lang po sila. Statwa, rebulto, no? Pero may mga buhay po yan. May mga spirits po yan. And totoo po yan. At tayo po ay talaga nabubuhay sa spiritual. Buhay po tayo sa spiritual. Paano po yung mga kembot natin? Spiritual po yan. Lahat po yan. And lahat po yan, plano ni God yan. Lahat po tayo nakaplano. Lahat po yan, hawak ni God. Kung ano man yung nangyayari sa atin, sa Kanya. Kaya maganda po talaga, nakikipag-communicate po kayo kay God para po mapaayos ang buhay nyo. Na hindi kayo lumihis, hindi kayo pumunta dito sa dilim. Dito po kayo sa liwanag. Ganun lang po yun. Mas masarap pong magtrabaho na nasa kaliwanagan ka kaysa po nasa kadiliman ka. Wala kang makikita dun. Wala kang makikita kundi dilim. Na po pwede kang bumagsak, mabunggo o anuman. Dito sa kaliwanagan, napaka-aliwalas. Ang dami mong gustong puntahan, ang dami mong mararating. Okay, so what else po? For the last card, please, thank you. Okay, so walang bumaba. Okay, last, no? Wala pong bumaba eh. Yun, tumalsik pa. Okay, so see this from a higher perspective. See? So kung ano man po yung meron kayo ngayon, spiritually, no? This is from, ano talaga, from above. No, this is from heaven. No doubts, no fears, no? Wag alisin nyo na po yung pag-aalinlangan, yung mga parang pag-aalangan at the same time na parang ikaw doubt sa sarili mo kung ikaw ba is talagang by divine, na ikaw ba is talagang may divine light, or ang tawag doon, nililin lang ka lang ba ng demonyo para sabihin na ikaw is by God? No. Ikaw is talagang may divine light. And kay God galing kung ano man ang meron kang gifts and abilities, kakayanan o kapangyarihan, is from God yan. Kung meron kang doubts na parang ikaw is merong dark side, no, or dark magic yung bit-bit mo. Kung meron kang gano'n na parang yun ang tinatanim sa'yo ng mga tao na sa paligid mo, proof mo sa kanila. I-proof, mag-gumawa ka ng tingin mong tamang pamamaraan para malaman nilang bit-bit mo talaga sila, si God, no? Patunayan mo. Maraming ways. Maraming ways. Ako marami akong pinatunayan sa sarili ko. Na bago ko talaga natanggap na talagang ako po is highly protected and highly guided by divine, by God. May mga pinatunayan din po ako. So hindi po ako para mag, alam niyo yung mga hindi naman dapat, pero ginawa ko po na like,
sinasabi po nila, katulad po ng pagka nag ano to nag ano, pag Ash Wednesday, mapapalagay ka dito sa noo. Yung iba po pag may dala pong kaliwa or talagang kaliwa ang sa kanila or bad spirits is andun po yung sasabihin na talaga pong may bad side, no, na meron pong parang bigla na lang matutumba. May mga ganun po kasi. So, nung pong nag Ash Wednesday is talagang tinry ko po yun. No? Tinry ko po yun kasi na magpa sign of the cross, no, dito sa ano. Kasi po Latin ang binibigas ng pare pagka na ganun. And I'm so thankful kasi po talagang gusto kong tumalon po dun sa harapan ng altar. Nung after niya po kung sign of the cross is wala po akong naramdaman kundi saya. Puro saya, na parang gusto kong mag-split, gusto kong tumambling, no? Gusto kong gumanon papunta sa altar na para magpasalamat na nasa divine po ako, na kay God po ako. Isa po yun, no? And andun din po yung mga estudyante ko, may kasama po ako, mga tinuturoan ko po dito sa spiritual, nakasama ko rin po. And hindi ko po nasabi sa kanila yon kasi gusto ko pong malaman nila na, gusto ko pong malaman sa sarili ko na kung ano rin po ang bit-bit nila. No, so sinabi ko po yun afterwards, no, na ganito yan, ganito ganyan, and I'm thankful na safe tayo, na eto tayo, nakalabas tayo ng simbahan nang walang nangyari sa atin, na kahit na sakit ng ulo, sakit ng katawan, wala, kundi puro saya, iba yung energy, no? Yan, so isa po yan. Marami pa po akong test na ginawa para lang ma-proof, no, na yun nga po, na talagang nasa Diyos po ako. Ayoko po kasing magkasala. Ayoko po sa kaliwa. Ayoko po sa tanim. I hate it. Yun nga po, lagi kong panalangin. Ang malusaw po yung mga yan. Ang pasabugi ng mga yan. And yun po, lagi po hinihingi sa Diyos, no? Na ako'y pahintulutan na gawin po yung mga ganyan. Lagi po akong humihingi ng pahintulot sa kanila. Nabigyan po nila ako ng lakas para po dyan. And dito, sa YouTube, meron po yan, may nanonood po dyan. Meron po dyan nanonood na one of, ano, maybe a member ng kulto, mangpo, meron din po yan. Meron po dito. Okay, so what else? It is safe for you to shine. Wow, oh, see? So, dito is talagang magiging well-known ka, magiging popular ka, magiging sikat ka, magiging famous ka, no? Hindi lang sa lugar mo, hindi lang dyan sa kinatatayuan mo, hindi lang dyan sa kinauupuan mo, kundi sa pangkalahatan, sa maybe pangkalawakan yun, or globally, no? So, this is very safe, no? Na ikaw is makikilala sa buong mundo, makikilala ka dyan sa gagawin mo spiritually. No? Kaya kailangan lang dito is, alam nyo yun, i-treasure nyo. Lagi kong sinasabi to sa inyo, yung blessings ni God is kailangan nyo pong pakaingatan, pahalagahan. Kasi nga po, marami pong may gusto ng ganitong kaalaman. Marami pong may gusto ng ganitong kakayanan o kapangyarihan na gagaling po sa the most high, sa ating source. No? Na talagang yung iba po isang papanggap. Na meron ko, no, pero wala po. No? So, kailangan po dito is pahalagahan natin to, and andun po yung, lagi ko rin po sinasabi sa inyo na make it a habit na mag-ask forgiveness po every day. No? Bago po kayo magsasalita ng mga na pasasalamat and manifesting. Bago po kayo mag-manifest, maglinis po muna kayo. Linisin niyo po muna yung spiritual, physical, mental at emotional ninyo. Linisin niyo po muna yan bago po kayo magre-request ng kung ano-ano. And make sure po na galing dito lahat. Galing po sa puso. Yung paghihingi niyo po ng tawad. Hindi po yung basta lang po kayo makapagdasal. No, kailangan po yung intentions niyo po lahat is galing dito sa puso para po talagang dingin po kayo ng the most high. Okay? Okay, so what else? Okay, so ano na lang po tayo, last two cards. Uy, dami. Sabi ko last two cards na lang. Dami bumagsak. Okay, so we have, my aura is magnetic to golden opportunities. Wow, di ikaw na. O, di ba? Talagang ikaw is, andito na yung, it is safe for you to shine. And your aura is so magnetic.
no, to golden opportunities. So andito yung ang dami mong na-attract, no, ang dami, para kang it's para kang isang magnet na lahat ng opportunities, lahat ng swerte, or lahat ng mga ano ba, blessings, no, is na mamagnet mo, nare-receive mo. Kaya hindi ako magtataka dito, isang beses milyonaryo ka. No, isang beses magiging bilyonaryo ka, bilyonarya ka. No? Hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka na magiging ganyan ka. Okay? So, claim it. Okay? Claim it, claim it, claim it. And let your inner fire warn you, not burn you. Yes. This is true. So, kailangan lang talaga dito, yung temper din natin, is kailangan po natin control, no? Kailangan po natin itong parang, kailangan po natin itong parang, iwasan po natin yung nagmamataas, yung nasisigaw, yung mga ganyan, no? Parang, yun nga, let your inner fire warm you, not burn you. Okay? Parang, wag kang magpadala. No? Wag kang magpadala sa emosyon, sa galit, no? Parang, kalma lang. Humalma ka lang sa lahat ng mga sitwasyon na madadaan sa buhay mo. Kasi sa mundo po natin, hindi po lahat pleasure, hindi po lahat sagana, hindi po sa lahat ng oras andun yung kasiyahan. Again, tao rin tayo, tao pa rin tayo. So andito pa rin po yung talaga, may mga pagsubok pa rin po tayong pagdadaanan. But hindi na po ganun katitindi. Like siguro may konting tampuhan, may konting salitaan, may ganyan, or may konting tampo, pero hanggang gano'n na lang po, no? Or hindi na po yung katulad ng dati na talagang halos madapa ka, yung mga gano'n, parang ando na yung suicidal, ano ka na, moment, may mga gano'n ka na gusto mangyari, so hindi ka na gano'n, okay? So it's okay to feel what you need to feel, yes. It's okay, no? But yun nga, kailangan mo lang talaga is to control your temper, no? Kailangan mo lang balansihin, kasi mahirap din yung masyado tayong emotional, no? Kasi minsan pagka masyado na po tayong emotional, iba na po yung lumalabas sa bibig natin. But for now, sa kaso mo, na since you are a healer, and nandito ka na talaga guided by them, so andito na rin yung ginaguide ka nila, o kinokontrol na rin nila yung emotions mo na, wait, relax, ganito sabihin mo, ganito ka mag-deliver, ganito yung sabihin mo, sila na rin. No? Sila na rin yung nag-dictate sa'yo kung ano yung mga dapat mong sabihin. Kasi alam ko, no, for some of you, no, isan dito yung talagang inilet go, let God mo na rin yung buhay mo. Alam mo yung tipong sila na yung nagmamando ng buhay mo. Lahat. No? From head to toe, sila na. For some of you. No? For some of you. Hindi ko nila lahat. Okay? Pero andito nga sinasabi na kailangan, it's okay. No? Wow. I was so cold. Ano ito? Here on a mission. Yes. So you are so cold for a mission. Andito ka talaga for a mission. For a big, big mission. And this is the reason bakit ka rin magiging, parang sinasabi nga dito, it is safe for you to shine. Na kung bakit ka magiging famous, bakit ka makikilala dahil dito sa cold na sinasabi nilang mission na meron ka. This is a clear, this is a very, very clear reading. Ang ganda ng reading po natin ngayon, ano, ito is talagang from universe, from God, from our source, from the Most High, na nais iparating sa'yo. No? So I hope marami pong nakaresonate dito and madagdagan pa kung sino po ang makaka-resonate kasi ito po is talagang direct from God, from Holy Spirit, from them, no? Na ito po talaga yung mangyayari at nangyari na for some of you. No, hindi ko po nila lahat pero halos pangkalahatan na po to, no? So again, ito po is a collective reading, hindi po ito for, wala po akong minimension, wala po akong minimension ng mga zodiac signs, names, wala po, no? So, ang kailangan nyo lang po dito is, kung sino po yung makaka-resonate, at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, then like and share, and click nyo po yung notification button para po updated po kayo sa mga readings ko po, no? For some, sometimes po, ano eh, meron po akong mga love reading, no? Meron naman po talaga, pero more on spiritual po talaga tayo. Minsan lang po may pumapasok na love reading, no? So, minsan nagiging general, ganun. Pero wala po ako ng mga utang-utang, mga kaso-kaso, wala po ako mga ganun. So, more on, parang gusto ko po ma-enhance yung mga spiritual gifts and abilities na meron po kayo. Ilabas nyo po yan and some ways para po magkaroon kayo ng protections, no? That is the most important dito po sa ating YouTube channel, okay?
So let's, okay, so sa healing na po tayo, so bow your heads and naway ma-absorb niyo po yung healing energy from God, from our source. Okay? Okay, so maraming maraming salamat po. And God bless you. God bless us all. Hoping po na marami po tayong nakuhang magandang mensahe para gagaling po dito sa atin and sa ating nangyari nga po ngayon na solar eclipse. So, na maging naging positive naman po, no? Maganda naman po para sa mga healers and tarot readers na para po galing, I mean, galing po sa divine, galing po sa kanila, galing po sa the most high, sa source. No, so maganda naman pong balita ang hinatid nila para sa atin, para po sa inyo. Okay, so maraming maraming salamat po and God bless. Bye! Ma, test ka nga ka na. Saan yung music ko? Ma, test ka nga. Saan yung music ko? Bata wala. Bata ko naliligo mo. Hindi ko pa naliligo. Okay.